Sound check. Hello, mic test. What is up sa inyo mga ka-adventure? Kamusta kayo? This is our second vlog. At today, ngayong araw, ibibigyan ko lang kayo ng experience ko dito sa ating motor na Honda Click 125i version 2. In 3 years na ginagamit natin to, no? So, bago ang lahat, pasok muna natin ang intro. Okay, bago natin simulan, I'd like you to meet my own first motorcycle. Walang iba kundi si Kaloy. Kaloy ang pangalan ng ating Honda Click. Okay mga ka-adventure. Bago ang lahat ay shoutout muna sa ating 6 subscribers natin ngayon. At kung bago kayo sa ating YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-like, comment at subscribe. Na-updated kayo sa mga upcoming uploads natin. Okay mga ka-adventure. So yun na mga ka-adventure, ano. So bigyan ko lang kayo ng experience ko sa paggamit ko ng aking motor na Honda Click 125i. Kung nakikita nyo, no, 17,522 na ang tinatakbo ng ating motor. In 3 years yan. Bali, ginagamit ko lang siya sa bahay, trabaho, tapos konting rides lang naman pagka nakakaya ng mga tropa. So, in 3 years ko sa paggamit ng motor na to, sa totoo lang, wala akong naging sakit sa ulo. Basta alaga lang talaga sa change oil at sa ating gear oil. Make sure nyo lang na nasusundan nyo yung tamang milyahe bago nyo palitan yung inyong gear oil or langis ng inyong motor. So gamit ko laging langis lang dito sa ating Honda Click Motul. Tapos yung gear oil, minsan RS8 ba, kung ano yung available dun sa pinapagawang kuna shop. Eh, yun lang din pinapalagay ko. For every 1,500, ako nagpapalit ng langis. So, i-maintain nyo lang yun. For every second change oil, palitan nyo na yung gear oil. Pero kung gusto nyo sabay na rin, mura lang din naman yung gear oil, eh, palitan nyo na. Sa panel gauge natin, wala ako naging problema dito in 3 years ko na paggamit dito sa ating Honda Click. Ito na yung tinatawag na ano eh, version 2.1 or version 2.2, kasi yung mga version 2 na unang labas talagang nag-blue screen pa or sakit pa nila pa rin nila yung panel gauge nila, na minsan nagmo-moist or basta nag-blue screen siya, nawawala yung pinaka-digital niya. Ayan, hindi nyo makikita yung mga numbers na ganyan. Pagdating naman sa brakes combination, syempre nagagamit ko rin yung front niya. Nagpalit na rin ako ng brake pads dito. 350 yata yung brake pads na to. May kulay blue. Hindi ko alam kung anong brand yan eh. Tapos yung brake shoe niya, hindi ko pa pinapalitan. Ina-adjust ko lang dito kung nakikita nyo eh, no? Ang laki na nung ina-adjust ko. Hindi pa ako nagpapalit ng brake shoe. Pero yung play ng yan ako sa inyo. Yan. Hindi pa ako nagpapalit ng brake shoe, pero yung play ng brake niya eh okay pa rin naman para sa akin, ha. Yawn. Tayo may ingay dito, baka may magalit. So nagpalit na rin pala ako ng busina, ano mga adventure. So nagpalit ako ng PIAA horn. Yan. Para mas dinig tayo sa daan. So pagdating naman sa gulong natin, nagpalit na rin ako ng gulong dahil napudpud na rin talaga yung pinaka unang gulong natin na dito sa Honda Click natin na to. So nagpalit ako ng Primax. Ang sukat niya is 90x80, tapos 110x80x14. 110, 80, 90, 80. Yun. So nagpalit na rin ako ng gulong, medyo naglaki ako. Sa gas consumption, sabi nila malakas daw sa gas. Para sa akin, sakto lang. Depende rin talaga sa inyo kung paano mo i-handle yung gas mo. Kung gaano ka ba kadalas mag magbira-bira. Diba? At isa pa yung na-experience ko dito sa motor natin na to, no? Habang nagda-drive ako, ay bigla na lang namatay
Nasa gitna ako ng highway, bigla siyang namatay. Hindi ko alam kung bakit. Pero nung tinabi ko at binuhay ulit, nag-start naman ang kusa at umandar. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang namatay. Dalawang beses nangyari sa akin yun, ano. So, siguro tumatakbo ako noon ng mga 30. Tapos bigla siyang namatay. Hindi ko alam kung bakit. Ayun lang naman. Yan yung mga isa sa mga na-experience ko sa motor na to. Tapos, ano pa ba? Wala. Halos, wala naman talaga akong ano eh. Hindi ako pinahayaan ng motor na to eh. Oh, ito. Nag-fade na. Hindi pa rin ako nagpapalit ng handle grip. Kabilaan yan. Hindi ito. Nabiyak na to eh. So, in 3 years, nag-ano na rin yung nag-discol. Ano ba tawag dito? Nabakbak na. Yung pinaka ano natin, ano, preno. Ano ba to? Brake lever? Bearings niya, medyo nag-black-black na din. Dahil lagi sa punas. Alaga kasi sa punas. Kita niya naman, ano, medyo matingkad. Ay, medyo litaw na litaw pa rin yung pagka-glossy ng motor natin. So, napakaganda ng ginawa ng Honda na to sa ating... O, hindi ko alam ha, kung sinwerte lang ba talaga ako sa unit na Honda Click natin na to. Or, maano lang din talaga ako siguro sa pag-maintenance ng ating motor. So, yun lang yung ano ko. Basta, alaga ka lang talaga sa change oil, gear oil. Ipacheck mo yung mga brakes mo kung okay pa. Check mo lagi yung coolant. Tignan mo lagi yung may yung mga signal light mo kung gumagana ba or mamaya hindi na siya nagpa-function ng sabay. Minsan yung nangyari kasi yung kabila buhay, yung harap wala. So yun lang, check nyo lang yan kung yun, so yun lang, check nyo lang kung ano yung mga problema. Tapos i-maintain nyo lang yung linis at maintenance ng motor nyo. Hindi kayo ipapahiya ng motor na to. Sa battery naman, hindi pa rin ako nagpapalit ng battery. So 3 years na yung battery natin. At sabi naman nila kuya, sa may nag-aalaga ng motor ko, pagka nag-indicator na lang daw yung battery natin, eh doon na lang din natin ipa-replacement. Pero kaya daw tumagal ng 5 years yung pinaka-battery natin. Sabi lang doon sa mga page ng Honda Click na babasa ko, no? So yun mga adventure, hanggang dito na lang muna ang ating second vlog. Sana ay naintindihan nyo yung short video na ginawa ko ngayong araw. At huwag nyong kalimutan na mag-subscribe, mag-comment, like nyo na rin yung video natin, okay? Na-updated kayo sa susunod nating mga uploads. Magkita-kita tayo sa susunod nating video, okay?